Kanina, ang Israeli Defense Forces ay naglunsad ng mga malulupit na airstrike sa distrito ng Ma'arake, Tyre, Lebanon, na ang mga pambobomba na ito ay nakasentro sa mga pangunahing kuta ng Hezbollah, partikular na sa nakuhang intel ng IDF tungkol sa isang underground storage room ng mga rocket at iba pang mga malalakas na armas tulad ng anti-tank guided missile na sa bahaging ito ng Tyre, Lebanon itinatambak ng grupo ang kanilang mga kagamitang pandigma. Ang pagsalakay na ito ng Israeli Air Force ay humantong sa matinding pagsabog sa kuta ng mga terorista na ang gusali na pinuntirya ay tuluyang nawasak, pati na ang mga katabi nitong pasilidad. Isinasaad ng mga ulat na hindi bababa sa 5 mandirigma ng Hezbollah ang kumpirmadong itinumba ng IDF sa operasyon na ito at pagkasugat sa 20 sibilyan na nadamay. Matapos ang mga pag-atake, tumambad sa maraming Lebanese ang durog-durog na mga gusali na talaga namang nakakalungkot tingnan ang tuluyang pagkasira sa mga pasilidad dahil lamang sa impluensya ng Hezbollah sa lugar na ito. Dinaanan din ng Israeli Air Force ang bahagi ng Klaile sa Tyre, Lebanon kung saan walang humpay itong binomba ng IDF gamit ang air-to-ground missile upang pulbusin at ibasura ang anino ng Hezbollah dahil sa patuloy na pagsalungat ng grupo sa Israel. Ang pagpuntirya ng mga Israelita sa mga militanteng grupo ay nagdulot ng malawakang pagkawasak sa distritong ito na hindi bababa sa 7 gusali ang tinarget ng Air Force ni Netanyahu. Ang matapang na mga airstrike ng IDF sa lugar na ito ng Klaile, Lebanon ay nagresulta sa pagkamatay sa 4 na mga militanteng Hezbollah at pagkasugat sa 50 sibilyan na nadamay sa salungatan ng magkabilang panig. Nasa bahagi lamang na ito ng Tyre, Lebanon, ay umabot na sa 9 na mga terorista ang binira ng militar at umabot sa 70 sibilyan ang iniulat ng Lebanese Health Ministry ang kumpirmadong nasugatan. Ang 2 terorista naman na ito na nasa loob ng isang gusali ay hindi nakaligtas sa kamay ng militar na matapang na nakipagpalitan ng putok sa mga Israelita. Ang engkwentro ay humantong sa pagtawid sa kabilang buhay ng 2 alagad ni Khamenei na talaga namang hindi tinantanan ng Israeli Defense Forces ang mga terorista hanggang sa hindi ito tuluyang natudas. Sa isang press briefing, binigyang diin ng tagapagsalita ng IDF ang estratehikong kahalagahan sa pagbuwag sa mga kakayahan sa pagpapatakbo ng Hezbollah. Naayon sa kanya na ang aming pangunahing layunin ay upang matiyak ang kaligtasan ng aming mga mamamayan sa pamamagitan ng pagpapababa sa kasalukuyang kakayahan ng Hezbollah na maglunsad ng mga pag-atake laban sa Israel, na ang mga hakbang na ito ng militar ay isang kinakailangang tugon upang tuluyang mabura ang mga walang kwentang terorista na ito sa Lebanon. Ang matapang na mga salaysay na ito ng Israel ay sumasalamin sa matinding puot at galit dahil sa ginawa nilang mas priority ang pagbomba sa mga lungga ng kalaban, na kahit may mga nadamay na mga sibilyan dahil sa pagtatago ng mga militanteng grupo sa likod ng mga inosenteng tao, ay ipinagpatuloy pa rin nila ang pagwasak sa organisasyong ito upang makamit ang pangmatagalang kapayapaan sa hinaharap. Sa pinakabagong pahayag ng Iran, kasunod ng mga fake news na kumalat sa social media tungkol sa kanyang pagka-comatose, ang Supreme Leader na si Khamenei
ay naglabas ng matinding galit at inis sa gobyerno ng Israel. Dahil ang Israel di umano ang nagpalabas ng mga maling balita tungkol sa kanyang kalagayan upang bilugin ang maraming mamamayan ng Iran. Naayon sa kanya, ang gobyerno ng Iran ay may ginawa ng mga hakbang upang pasabugin ang Israel sa lalong madaling panahon na sa pagkakataong ito hindi na kayang ipagtanggol pa ng Iron Dome ni Netanyahu ang kanilang ipapalipad na mga bomba patungo sa maraming lungsod ng Israel. Dagdag pa niya na ang Israel ay isang duwag na ang kaya lamang nitong gawin ay apihin di umano ang mga mahihinang organisasyon tulad ng Hamas at Hezbollah na nagpapakita lang ng malawakang karahasan sa buong gitnang silangan at ang malagim na araw ng Israel ay nalalapit na. Ang pahayag na ito ni Khamenei ay sumasalamin sa patuloy nitong mga pagsisikap na kontrahin at guluhin ang bansang Israel na tinitingnan niya si Netanyahu bilang isang pangunahing kaaway. Kasunod ng mga babala ni Khamenei sa telebisyon tungkol sa pagbomba sa Israel, ang United States ay hayagang kinumpronta ang gobyerno ng Iran, kung saan ang Pentagon ay nagbigay ng matinding babala dahil sa mga banta nito na maglunsad ng karagdagang pag-atake laban sa Israel gamit ang mga malalaking projectiles, kabilang ang mga missile at drone. Na kapag ginawa ito ni Khamenei, ay hindi magdadalawang isip ang Estados Unidos na harapin ang Iran at dagdagan ang tulong militar nito sa kaalyadong Israelita. Naayon pa sa Pentagon, ang mga hakbang ng Iran tungkol sa karagdagang pambobomba ay isang maling aksyon ng gobyerno na inilagay lang nito ang sarili sa malaking panganib. Na ang pag-target ng Iran sa enerhiya at sa iba pang mga mapagkukunan ng ekonomiya ng Israel ay magbibigay lamang sa Washington ng isang mapagpasyang tugon upang hadlangan ang mga plano ng Iran. Ang kasalukuyang sitwasyon sa Middle East ay puno ng kaguluhan, lalo na sa liwanag ng mga ambisyon ng Iran tungkol sa pagwasak sa gobyerno ng mga Israeli, na ang mga planong ito ay magdadagdag lamang ng isa pang layer sa pagiging masalimuot ng rehiyon. Na ang cycle ng karahasan ay magpapatuloy dahil sa pagpapakita ng magkabilang panig ng lakas sa militar. Na walang pagpipilian ng Israel, kundi ipagtanggol ang sarili nito laban sa mga pagsalakay ng kalaban na mag-uudyok sa militar ni Netanyahu na gumanti ng malakas upang bigyan ng malaking leksyon ang lahat ng mga terorista na gumagala sa gitnang silangan. Sa panong paraan kaya mapapahinto ang digma na ito? Dahil habang tumatagal, ay mas lalong dumarami ang mga inosenteng tao sa Lebanon ang nagdurusa sa tunggalian na ito. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.